Hello everyone and mega love shoutout po sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ayan, sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. So, ngayong araw po is bibigyan ko ng konting reaction lang itong nangyari kay Arjean, no? Yung isa po sa mga beneficiary ni Kalingap Edo. Ayan. So, sobrang napag-usapan ito, lalong-lalo na sa community ng Kalingap nung time na nag-live ito dahil nga lumabag daw sa rules ng Kalingap, and then mas lalo na naman na napag-usapan nung time na dahil doon sa pag-live niya ay nagkaroon siya ng bashing, nagkaroon ng depression hanggang sa humantong sa gusto na niyang saktan yung sarili niya or gusto na niyang kitilin yung buhay niya, diba? So very alarming po yan na nangyari, lalong lalo na sa mga kabataan, no? Na ang dahilan lang naman is pinigilan yung passion niya, no? Sabi nga ni Kuya Bal, eh may passion itong si RG na maging YouTuber. So speaking of passion, parang isa sa mga ambition niya or isa sa mga kinahihiligan or talagang pinapangarap niya, di ba? So alam niyo guys, si RG kasi is isa sa mga beneficiary ng Kalingap na beneficiary ni Kalingap Edo, no? So dito sa Kalingap ay vlogging industry po ito. Although nasabihin mo na ang Kalingap ay isang charity community, pero ang ano po, ang tawag dito, yung environment po niya is a vlogging, no? So sa mga kabataan diyan sa edad ni Arjean na galing sa mahirap ang buhay, beneficiary siya ni Kalingap Edo, tapos naging scholar siya ng Kalingap, but then si Arjean isa po sa mga wala pa talagang masasabi nating matibay na structure ng kanyang pagiging beneficiary. Kumbaga wala pa po siya talagang malalaking sponsors, unlike sa Edsy, no, unlike sa kay Beyonce, kay Carla, kay Joy, na talaga namang meron na ng pabahayan. So siguro sa edad ni Arjean, parang nagkaroon siya ng parang naku-curious siya kung ano yung tinatawag na vlogging, 'di ba? At kung paano yung kitaan, kasi siyempre sa mahirap ang buhay, 'di ba? Gusto siguro ni RG na magkaroon ng extra income sa kahit papaano eh matulungan din niya yung pamilya niya, although na scholar siya ng Kalingap, but then yung nabe-benefits niya is para lang din naman sa sarili niya at para sa pag-aaral niya. So siguro naisip niya na isa sa mga way na makatulong din siya sa magulang niya, sa pamilya niya, is yung pag-YouTube. Diba? Kasi nakita naman ni Arjean kung ano yung, like for example, diba, nakita ni Arjean na yung Kalingap ay marami pong mga vloggers dyan na talaga namang nagbago ang buhay. Malaki talaga ang kitaan. Diba? So siguro hindi intention ni Arjean na lumabag sa rules ng Kalingap, but then siguro yung time na yun, yung focus niya talaga is kung paano siya magkaroon ng extra income at makakatulong sa pamilya niya. But then it turns out na naging negatibo nga hanggang sa dumating sa binakbakan siya ng mga mismo reactor ng Kalingap, aside doon sa mga bashers, di ba? So mahina yung loob ni Arjean pagdating sa bashing, no? So siguro it's a lesson learned din, no, doon sa mga, hindi lang kay Arjean kundi doon sa mga gusto maging vlogger, di ba? Nadi ang social media po ay madumi din kagaya ng politika, na andyan po yung bashing, yung bullying, na andyan yung laitin ka, andyan yung sabihan ka ng hindi magaganda. So kailangan talaga matapang yung otet, balon-balunan mo dito pagdating sa social media. But then para nga po sa akin, di ba? Nasabi ko na yan dati na sa mga angels or sa mga beneficiary ng Kalingap, di ba? Na pag kayo ay natulungan, di ba? Kasi nakikita ni Arjean yung iba diyan ang tagal-tagal na, ilang months na, inabot na ng taon, pero naandiyan pa din tinutulungan. Na sabi ko nga, kung natulungan na, kung napabahayan na, nabigyan na ng negosyo, di ba? Hayaan na mag-vlog para at least kikita naman sila para sa sarili nilang pamamaraan, and at the same time matulungan naman yung iba. Kumbaga yun nga sinasabi ko ba, huwag nating bigyan ng isda araw-araw, turuan nating mamingwit, kasi 'di ba? Yung iba diyan nakita ni Arjean taon na, pero tuloy pa din na tinutulungan ng Kalingap. 'Di ba? Andiyan yung napabahayan mo na, nabigyan mo ng negosyo, nag-scholar na, pero hanggang ngayon andiyan pa din na nakikita ni Arjean na yung sponsorship talaga is ang dami. So sa side ni Arjean,
di ba? Wala siya masyadong sponsor, tapos beneficiary siya ni Edo, di ba? So siguro she's trying her best na kahit papaano makakita siya ng extra income. So alam niyo kasi yung sponsorship, kung talagang totoong pagtulong ang gusto ninyo para kay Ardian, kung talagang gusto ninyo mapaaral siya, makapagtapos scholar nyo, kahit naman mag-YouTube si Ardian, pwede nyo naman gawin dyan eh, di ba? Kasi kung totoo ang nasa puso ninyo, ang intention ninyo is tulungan yung bata, kahit naman mag-YouTube siya, pwede nyo naman ituloy yan, unless tumutulong kayo na merong kapalit, di ba? Tulong with benefits or tulong with condition. Di ba? Hindi na po yun tulong kung tumutulong nga kayo pero binibigyan nyo naman ng condition yung tao para may kapalit yung tulong ninyo. Di ba? Kasi kung totoong tulong ninyo, okay. Ah, tulungan ninyo, 'di ba? Gusto niyo mapatapos yung bata sa pag-aaral, tulungan ninyo makatapos. At the same time, hayaan ninyo na gumawa din siya ng sarili niyang diskarte. Ayaw niyo pa noon, 'di ba? Na kung sakaling sumikat si Ardian sa channel niya, kumita siya, at least mababawasan yung burden ng mga sponsors. Doon na lang kayo mag-focus sa kanyang pag-aaral. Doon sa mga personal needs niya, pwede na niyang kunin yan doon sa kikitain niya sa kanyang pagbablog, 'di ba? Pareho din sa mga ibang angels, di ba? O, natulungan nyo na, napabahayan nyo na, pwede nyo na silang hayaan na mag-vlog para yung tulong na para sa kanya, pwede nyo rin itulong sa iba. Kasi, hindi po pwedeng saluin na lang lahat ng sponsors yung mga kailangan, di ba? Like for example, sa ibang mga angels dyan, pwedeng-pwede na po silang bitawan at mag- vlog kasi susuportahan yan sila, marami na silang supporters, no? Like for example, kay Carla din, pwede din siyang mag-vlog, tapos yung mga tulong na para kay Carla, pwede na niyo po yan ibigay doon sa iba. At least si Carla, pwede na niyang ma-provide yung mga pangailangan niya galing doon sa kanyang YouTube channel. So, ganyan po siguro yung naging intention. Kung ako lang, tingin ko mas maganda pa nga yung ginawa ni Ardian kasi yun yung, kumbaga doon mo makikita na hindi talaga siya umaasa lang sa mga sponsors, gumawa siya ng paraan, nakikita siya, di ba? Gumawa siya ng paraan na kahit papaano, meron siyang sariling kita na ibibigay doon sa parents niya or ipoprovide sa mga ibang mga kailanganin niya. Kasi siyempre, hindi naman kailangan na pati yung, di ba, yung ginagamit mo pang monthly period mo, hingiin mo pa sa mga sponsors, di ba? So, kumbaga, maganda yung intention ni RJ na kumita siya para sa, galing sa sarili niyang pamamaraan. But then, hindi niya siguro naisip na meron siyang may lalabag at hindi niya naisip ng time na yun na maibabas talaga siya, di ba? Pero naandyan yung ano, naandyan yung initiative niya, naandyan yung diskarte niya, na malay mo noon, baka naisip niya na siguro pag nag-boom din itong channel ko, kikita ako at least kahit papaano, meron akong sariling income na maitutulong ko sa pamilya ko, hindi ko iaasa lahat sa mga sponsors, di ba? So doon naman sa mga nagpapaaral, kung talagang intention nyo talaga na tulungan si Ardian para mag-aral, para makapagtapos, pwede nyo namang ituloy yon, no? Pwede nyo namang ituloy ang pagtulong at pag-scholar sa kanya habang siya naman ay gumagawa ng sarili niyang diskarte, ha? Na malay mo, kikita nga yung channel niya, di ba? So, mas maganda po yun kasi imbes na itulong sa kay Ardian, pwede nyo rin pong itulong sa iba kasi meron na po siyang kinikita. Kasi nandiyan pag andyan naman talaga ikaw sa Kalingap, marami ka naman po talagang supporters na makukuha, di ba? So, siguro, di ba, okay lang naman sana yon. Or nung gumawa si Ardian ng channel, pwede nyo naman sanang kausapin personally yon, di ba? Hindi yung binakbakan agad, binas agad. So, di ba, yung bata, biglang parang na ano yata, na bigla yata, no? Nabigla at saka hindi siya nakapag-ready kung anong gagawin niya doon sa bashing na nangyayari, lalong-lalo na galing din mismo diyan sa Kalingap ang nambabas sa kanya, 'di ba? So yun guys, no, para sa akin maganda yung, hindi lang siguro nagkakaintindihan, pero para sa akin maganda yung intention ni RJ na gumawa siya ng sarili yung channel for her own benefits din naman, 'di ba? Kasi scholar siya baka alam nyo kasi iba-iba din naman yung mindset ng tao. Malay mo si Ardian, ayaw na yung talaga iasa lang na lahat sa sponsor. At ayaw din naman niya siguro na habang buhay, habang nag-aaral siya, sponsor na lang lahat. Sabi ko nga, bibigyan ka lang ng allowance mo weekly, tapos bigyan ka ng pang-tuition mo. How about doon sa pamilya niya, na kung alam naman ni Ardian na meron naman siya pwedeng gawin para makatulong sa pamilya niya? Kasi yung tulong,
si Arjen kasi walang love team, so hindi siya mapagkikitaan, no? Unlike sa mga angels na may love team na talaga namang ang daming mga gift of love, si Arjen kasi wala siyang love team. So pagdating sa tulong para sa pamilya niya, hindi po ganun talaga kabunansa compare mo dito sa mga angels. So siguro isa yun sa mga way na naisip niya na pag may channel ako, kikita ako, makakatulong ako sa pamilya ko, at the same time mapoprovide ko yung mga private needs ko, yung mga, di ba? Yun siguro yung intention niya, di ba? So, ayan lang guys, no? May kasabihan nga na wag nyong bigyan ng isda, di ba, yung mga beneficiary niyo, kundi turuan nyo mamingwit, at wag nyong gawing invalido, di ba? Wag ninyong wag nyong kontrolin kung ano yung pwede nilang magawa, kasi may mga kanya-kanyang talent yan eh, di ba? Diba, ang nangyari kasi parang tumutulong kayo pero may kapalit, no? Sige, tulungan ka namin pero kailangan ito yung gawin mo. So hindi po 'yon galing sa puso mo, hindi po 'yon willingness or voluntary yung tulong kasi may kapalit. Pagtulong ka, tulong na 'yan, 'di ba? Wala ka nang kondisyon. 'Di ba? Wala ka nang kondisyon. So ayan guys, no, konti lang muna itong reaction ko kasi this is due to Arjen supporters, 'di ba? May nag-request po sa akin na bigyan ng reaction. So ito lang muna, 'di ba? Tingnan ko muna kung ano yung magiging outcome, and then yan guys, bibigay tayo ng another reaction. So yun lang guys, no. So para sa akin, hindi po masama ang intention ni Arjen na gumawa ng channel, kasi para sa kanya baka yun yung way na ma-provide niya yung ibang mga needs niya, at the same time makakatulong siya sa pamilya niya, kasi ayaw na naman niya sigurong iasa na lang lahat sa mga sponsors, 'di ba? So malay mo, pag nag-success yung channel niya, eh pwede na siyang sabihin na okay, kaya ko na yung sarili ko, iba na lang yung tulungan ninyo para at least ma-expand naman yung tulong, 'di ba? So yan lang siguro, hindi lang natin naintindihan yung intention talaga, 'di ba? So ayan lang guys, no. Sana diyan sa kalingap, habang nagbibigay kayo ng tulong, bigyan nyo din ng kalayaan yung taong tinutulungan ninyo, 'di ba? At sa kapag tumulong kayo, dapat walang kondisyon, walang kapalit, 'di ba? So maraming salamat po, and God bless.